Bigyan ng Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ang kampo ni Bambantarlac Mayor Alice Go para alisin sana ang suspension order laban sa kanila. At para walang makakaalis basta-basta, naglabas na rin ng lookout bulletin ang Bureau of Immigration laban kay Go at 17 pang respondent. Nasa front line ang balitang yan, si Camille Samonte. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang hiling ng kampo ni Bambantarlac Mayor Alice Go na alisin ang inisyo sa kanila na hanggang 6 na buwang preventive suspension. Ito ay habang gumugulong ang investigasyon sa illegal na operasyon ng pogo sa Tarlac na niraid noong Marso. Kasama sa umapela ang suspendido ring business permit and licensing officer ng Bamban na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Aiden Sigwa. Pero sa nilabas na resolusyon ni Ombudsman Samuel Martirez, iginiit niyang matibay ang basihan ng suspension order. Anya, malinaw na may business interest si Go sa Bauful Land Development Incorporated na siyang may-ari ng niraid na Pogo Hub. Base sa nakuhang electric bill ng Tarlac Electric Cooperative na nakapangalan mismo sa alkalde. Ipinunto rin sa resolusyon na nakakuha ng permit ang Baofu at ang niraid na Zunyuan Technologies matapos itong iproseso ng Business Permit and Licensing Officer at inisyuhan kalaunan ng permit ni Go. Alam din daw ng legal officer na si Sigwa ang operasyon ng Baofu dahil malapit siya kay Go at siya pa ang pumirma sa deed of sale ng lupang tinayuan ng compound. Dahil sa mga ebidensyang yan, hindi pa raw talaga pwedeng bawiin ang preventive suspension sa tatlo. Una nang nilinaw ng Ombudsman na preventive measure lang ang pagsuspende kay Nago para hindi magalaw ang mga ebidensya at hindi maimpluwensyahan ang mga testigo. Pero ang kampo ni Mayor Alice umaalma sa desisyon ng Ombudsman. Hindi ako nag-agree sa decision. Kaya iakyat namin yan sa Court of Appeals para sila mag-determine kung malakas ba talaga ebidensya. Una nang inamin ni Mayor Go na isa siya sa dating incorporator ng Baofu, pero hindi raw ibig sabihin nito na may kinalaman na rin siya sa mga umuupang pogo na niraid sa loob ng Baofu compound. Dito sa Maynila, dami rin mga building na inuupahan ng mga pogo. Ha? Bakit hindi kinakasuhan yung mga may-ari ng lupa o building? Kanina, nagtungo ulit sa Department of Justice ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay para dagdagan ang mga respondents sa sinampan nilang reklamo na qualified trafficking in persons kinago. Sa kabuuan, 18 na ang kasama sa reklamo. Para hindi sila basta makalabas ng bansa, naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO ang Bureau of Immigration sa 18 respondents. Ang Immigration Lookout Bulletin ay inilalabas para maghigpit ang immigration at magbantay kung magtangkang lumabas ng bansa si Mayor Alice Go at iba pang respondents. Pero hindi nito mapipigilan ang pag-alis sila ng bansa kundi para i-monitor at suriin lamang kung lehitimo ang kanilang visa at iba pang dokumento. Isa sa nasampulan at naharang agad ng immigration ang Chinese national na si Zhang Ji. Manager siya ng niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at tataka sa sana sa Davao Airport papuntang China noong June 23. Doon po sa kanya mga statements, sinabi po niya na wala po siyang trabaho dito. So it's already a violation, nakikita po ng ating mga immigration officers na violation na po iyon. Para wala nang basta-basta makalabas ng bansa sa respondents, plano ng maghangin ng DOJ ng Precautionary Hold Departure Order laban sa 17 respondent hanggat hindi natatapos ang kanilang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.